Hello mga Brew Girls! Mga FLM supporters dyan! So today mag-update tayo ng pangatlong liham ni Francis Leo Marcos. So, in-upload yan sa kanyang official YouTube channel. Ayan, i-follow nyo po siya dyan, subscribe nyo po siya. So, bago tayo mag-start, mga bakla, nandito naman po si Brewers, lalabas ang peskang Brewers. Ayan, subscribe na muna kayo, mga baklang tsong. Ayan, para ganado naman si bakla. So, dito naman tayo ang angulo, kasi dito ang angulo, makinisak po. Kinsa ka, hindi hala tayong mga uka-uka, yung mga ukay-ukay, o, diba? So, today, mag-update tayo yung liha ni Francis Leo Marcos. So, bago tayo mag-start, ay ano muna natin, shout-out muna natin ang ating masugid na FLM supporters na si Arnel Chanel. So, si Arnel Chanel, isa po siyang iridera mayaman. Kasi, sa apelido niya pa lang, Chanel. O, diba, Chanel? Chanel, baka naman, mapadalhan mo kung ano, bag ng Chanel, charot. O, yan. So, charing lang yun. So, Arnel Chanel, yan. Solid supporters ni FLM yan. So, thank you sa pag-watch at sa pag-ano sa akin, sa panonood sa mga vlog ko. Also, ayan, mga baklang tsua. Ito, nandito ang liha ni Francis Leo Marcos na babasahin ng kanyang mga ano FLM team na si Ate Mary Ann Victory. So, sila yung mga pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Marcos. Makikita nyo at saka si Sek Yam de la Cruz. Yan yung mga pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Marcos. Talagang, kung gusto nyo ng update sa kay Francis Leo Marcos, sa kanilang tayo magtiwala kasi talagang legit po yung kanilang ano mga balita, hindi mga fake news. So, ayan, pakikinggan na po natin ang liham ni Francis Leo Marcos bago tayo mag-comment. So, asan na yun? Titignan ko muna. So, ayan, okay. Start na po natin. Sige. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bilang kaibigan, kapatid ni FLM, ay may pinagkatiwala po siya sa aking sulat para sa lahat. Hanggang likod po ito, at alam po po na ito po ay sinulat niya ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Ito po ang laman ng kanyang liha. June 5, 2020. To Mary Ann and Nestor, ang bilangguan ay kulungan lamang ng physical na katawan ng tao. At hindi ito dapat maging kulungan ng mga prinsipyo, hangarin at adikain ng isang malayang mamamayan na ang tanging layunin ay malayang makapaglingkod sa ating mga naghihikahos na kababayan na biktima ng COVID-19. Hinihiling ko sa inyo na ipagpatuloy ang ating pagpulo kahit ako ay nasa kulungan. Sapagkat hindi ang kulungan ang magiging hadlang upang ipigil natin ang ating magagandang nasimulan. Bagkus, hinihimo ko kayo gamit ang aking sweldo sa YouTube upang ipagpatuloy ang ating pagpulo sa ating mahihirap na kababayan. Nais kong basahin ninyo ang mensaheng ito sa pamamagitan ng aking YouTube channel upang malaman ng ating mga kababayan na hindi ang sinuman o kahit ang bilangguan ang makakapigil o makakapagpahinto ng mga mabubuting hangarin ng Mayaman Challenge. Agbiag, Francis Leo Marcos. P.S. Sa lahat po ng mga taong aking nasaktan at nasagasaan ng aking nagawa, hindi ko po layunin na kayo ay aking masaktan. Ang aking hangarin lamang ay kayo ay matulungan. Ako po ay tao lamang, nagkakamali rin po, hinihingi ko po ang inyong pangunawa at kapatawaran. Lalong-lalo na sa aking mga kapitbahay na masyadong nasaktan ng aking kayabangan, hinihingi ko po ang inyong pangunawa at kapatawaran.
Alam po ninyo na ang tanging layunin ko ay makatulong sa ating mahihirap na kababayan at sa ating lipunan na nasadlak sa bibig ng kamatayan na idinulot ng epidemyang COVID-19. Maraming maraming salamat po. Francis Leo Marcos. So ayan mga bakla, nakaka-touch naman yung ano, nakaka-touch yung sulat ni Francis Leo Marcos. Sobra. So, dito sa ano, dito sa sulat na to, makikita mo yung may ano, yung may parang dalawang ano dito, yung dalawang kinumpost dito, yung parang ma-feel mo talaga yung unang-una, kaya natin naidolo si Francis Leo Marcos dahil nandyan yung pagpapakumbaba niya. Nakita nyo, narinig nyo yung sulat na ibinigay niya kay Ate Mary Ann. Nagpapakumbaba siya sa mga nasaktan niya dun sa Mayaman Challenge. So, napakagandang ehemplo ng taong ito. Kasi nga, bilang ano, bilang isang pinafollow natin siya, hinahangaan natin, nandyan yung pagpapakumbaba ang ginagawa ni Francis Leo Marcos. Usually sa mga iba, mahirap yan. Mahirap magpakumbaba yung mga taong mga ano, yung may mga prinsipyo nila, ayaw nilang nagpapakumbaba. Pero si Francis Leo Marcos, dito sa liham na to, nagpapakumbaba siya. Usually, noon pa naman, talagang nag-ano na yan, nagpakumbaba na talaga yan. May video akong ipapakita sa inyo kung saan talagang live video niya po. Nag-update po siya dun sa live streaming niya sa YouTube channel niya. Na nagpapakumbaba talaga siya sa mga kasamahan niya sa Green Meadow, sa kanyang subdivision, sa mga nasaktan niya doon sa Mayaman Challenge. So, ayan ang napakagandang inahangaan din ng mga FLN supporters kay Francis Leo Marcos sapagkat siya ay mapagkumbaba. Ito pa yung nasa sulat. Usually, kahit nasa kulungan siya, narinig nyo, talagang patuloy pa rin ang kanyang pagtulong. Kahit nasa kulungan na siya, patuloy pa rin ang ano niya, yung gusto niyang hangarin niya na makatulong sa mga nangangailangan. Nabanggit doon na kahit yung sweldong gagamit, makukuha sa kanyang YouTube channel, yun ipapamahalin niya. So, nakaka-touch, diba? Kahit nasa kulungan ka na, gumagalaw pa rin yung kanyang mga sekretary at saka yung mga pinagkakatiwalaan niya. Usually, yan si Ate Mary Ann Victorine nung nakakulong na si Francis Leo Marcos. Meron silang matandang tinulungan na makikita dun sa FB page na dun sa Pasay, yung natutulog dun sa ano, dun sa kalye, halos basang-basa na siya. Ayan, yan yung picture nung ano, tinulungan nila. So, usually kahit nasa kulungan na si Francis Leo Marcos, patuloy pa rin ang pagkilos ng mga FLM scene. So, napakagandang ano ni Francis Leo Marcos, patuloy pa rin. So, that's why mga supporters ni FLM, patuloy pa rin na sumusuporta. So, FLM, sabi nga, once an FLM supporters, always an FLM supporters. Sabi, diba? O, yan. Napanood natin yung ano. So, usually, ito pa ang inangaan kay Francis Leo Marcos. So, natatandaan nyo na magkagalit sila ni Arnold Clavio. So, makikita doon na umpisa nagalit talaga si Francis Leo Marcos. Pero pagdating ng after ilang weeks, parang humilom na yung ano niya. Humupa na yung galit niya. So, ayan, panoorin natin kung paano niya pinatawad si Francis Leo Marcos. O, sige. Wait, iset ko muna ha. Iset ko muna para bongga. Diba? Tukong-tua. Ayan. Ayan, panoorin natin. Alam niyo po, ako naman gusto ko lang limanagin. Ngayon o, kaninang pangali, at ngayon, tapos na ho ang usaping Arnold Clavio at Francis Leo Marcos. Inuldukan ko na ho kanina. Kumbaga, pag nakikinig ka, Mr. Arnold Clavio, ay tapos na ang galit ko sa'yo. See? Ganda, diba? Ang ganda, ano niyan? Ang gandang
ang gandang napaka-positibo niyan sa mga FLM supporters. Kasi nga, kahit na gaano ka pa nasaktan sa isang sitwasyon, ginalit ng isang tao, magpapatawad ka pa rin. Yan ang hinangaan din kay Francis Leo Marcos. O, diba? Sadyang kahanga-hanga talaga si Francis Leo Marcos. So, lumalaban po si Francis Leo Marcos ngayon sa kanyang mga kaso. Kailangan lang natin, mga FLM supporters, hindi naman natin kailangan makipag-away sa mga basher. Ang kailangan lang natin, suporta at dasal kay Francis Leo Marcos. Dahil ginagawa na ng mga abogado niya yung kanyang kung paano siya makakalaya. Ayan. So, pagkatiwala na po natin sa mga abogado niya. Huwag na muna tayo magsasabi-sabi dahil yan, secret pa yan. Soon, makikita nyo. Di ba? Malaya din siya. Pakunto! O siya. O, di ba? Ipapakita ko rin dito yung video na kung saan si Francis Leo Marcos ay nagpatunay na talagang doon pa man humingi na siya ng tawad sa kanyang mga kapitbahay sa Green Meadow. So, panoorin po natin to. O siya, kita. I don't know what to say, but please, I want you to accept my deepest apologies for my mistake in regards to my viral videos online. It was not really my intention to create such an awkward, embarrassing situation, especially for my fellow Green Meadow residents and homeowners, of course, the homeowners. If there was any good that came out of this unfortunate experience, it is that I have grown and learned alternative approach to the situation. I have taken steps to ensure that similar incident and misunderstanding will not occur in the future. I have since personally apologized to some of our neighbors, and they seem to have understood the situation. Rest assured, that this incident will not be repeated. Ulitin ko po, it is really not my intention. It just so happened na ako po ay nagbablog at nagamit ko po yung ating subdivision, pero pasensya na po kayo, wala po akong nilabas na pangalan. Yung sa akin lang naman po yung hula-hula para sana patamaan yung mga, para i-encourage yung every good man out there. Yun po, dahil yun po yung challenge ko to all the good men. Katulad po nung sinasabi ko, sana po maintindihan nyo, our nation is facing its most formidable challenge the world has ever known. Ito po yung epidemya ngayon. Ngayon po, dahil gusto ko pong makatulong kahit konti sa ating gobyerno at syempre sa pagtulong sa taong bayan, ay naisip ko pong i-challenge yung mga mayayaman. Ang mabuti lang pong nangyari ay may mga nagparating na taga Bacolod na tumanggap ng challenge, taga Mindanao, taga Cebu, taga Cavite, kung saan-saan pa po, mahigit pong 2,000 yung tumanggap ng challenge ko. Pati nga po yung si Kadani Oro tinanggap yung challenge ko. Yun po yung naibungan niyang mabuti na sila po'y naglabasan para tulungan yung mga kanilang mamamayan. Hindi ko po talaga intention na sirain yung magandang imahe ng ating subdivision. Kaya once again, hihingi po ako my deepest apology. Hindi po kayo talaga yung intention ko. Yun nga po, pinangangako ko na ito po ay hindi na mauulit. Ipagpaumanhin niyo po yung pagiging sarcastiko ko. Para sa mga viewers ko, napatunayan ko po itong mga nagdaang araw na yung pong mga residente ng Green Meadow ay talaga naman pong tumulong naman din po pala. Hindi lang nila pinagngangalandakan katulad ng aking ginagawa. So yung pagkakamali ko po ay tinatanggap ko dahil napatunayan ko po na yung pong palang aking mga kapitbahay ay may puso rin palang katulad ko. Pero ang mabuti pong nangyari dito ay marami pong tumulad at marami pong nagising. Marami na pong gumaya at ang nagbenepisyo po dito
ay yung ating mga kababayan Kapuspalad. Uulitin ko po yung aking statement to all the Green Meadow Homeowners Association and of course to all the residents, including the tenants. Please accept my deepest apologies for the mistake that I have done in regards to my viral videos online. Ulitin ko po, it was not my intention to create such awkward and embarrassing situation for my fellow Green Meadow residents. If there was any good that came out of this unfortunate experience, it is that I have grown and learned alternative approach to this situation.